Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Binibining Sofia Nicole R. Mendoza, at ako ang inyong guro sa Asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Ngunit bago ang lahat, hinihingi ko na tayong tumayong lahat para sa ating panalangin. Ama, sinasamba ko po namin, maraming salamat po sa paggabay sa aming araw-araw. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming naging kasalanan. At sa araw po ito, hinihingi po namin ang inyong gabay at ang mga kaalaman po na aming matututunan ay naway makatulong po sa amin at umabay sa amin sa hinaharap. Ito lamang po ang aming samutunanin sa pangalan ni Jesus na aming Ama. Amen. Sa ngayon, bago kayo po po, hinihingi ko na pakiayos at tignang mabuti kung may mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan upang maging maganda at maliwanag ang ating klase. Maaari ko rin bang malaman, Vivian, kung sino ang mga lumiban sa ating klase? Magaling, walang lumiban kung kaya inaasahan ko na sa araw na ito, aktibo kayong makikilahok at masigasig na masagutan ang mga inihanda kong mga aktibidades para sa ating tatalakay. Para formal nang umpisahan ang ating klase, may mga inihanda akong mahalagang panuntunan upang sa ganun maging maayos at organisado ang ating talakayan. Ito ang aking mga panuntunan. Una, ituon niyo muna ang inyong oras, atensyon at pag-unawa sa mga ibibigay kong alituntunin. Pangalawa, ihanda ang inyong kagamitan o mga sandata tungo sa pakikibaka tungo sa pag-uusapan. Kunin ang inyong mga papel at ballpen. At pangatlo, masigasig na sagutan ang mga mahalagang katanungan sa pagpapatuloy ng ating talakayan. At para sa kaalaman ng lahat, narito rin ang ating layunin. Unang layunin ay maunawaan ang kahulugan ng umunatitibong gamit ng wika sa lipunan. Pangalawa, matukoy ang mga gamit ng wika sa lipunan na ginagamit sa pangusap o ginamit sa pangusap. At pangatlo, may larawan ang tamang gamit ng wika sa lipunan bilang instrumento sa pag-unawa. Subukan nyo nga hulaan kung ano ang ating topiko sa araw nito. Kung wala, bibigyan ko kayo ng clue. Simula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan, ito na ang ginagamit natin pagtugon sa lahat ng ating pangangailangan o sa lahat ng sitwasyon. Ito ang ginagamit natin para malaman nila kung ano ang ating nararamdaman tulad kung tayo ay galit, masaya, may gustong ipabatid o malungkol. Ito rin ang sumisimbolo ng ating kalayaan, kamalayan at kulturang Pilipino. Ano nga ba ito? Tama, ito ay ang wika. Ayon kay Rose A. Goldstein noong 2008, ang wika ay isang sistema ng pakikipagtalastasan na kinagamitan ng mga tunog at simbolo. Ito ay ginagamit ng mga tao upang masabi ang kanilang nararamdaman, kaisipan at maging ang kanilang mga karanasan. So ano nga ba ang tungkulin o gamit ng wika sa lipunan? Maaari kayong magtaas ng kamay kung gusto nyong sumagot. Tama, lahat ng inyong tugon ay gamit o tungkulin ng ating wika. Tulad nga ng sabi ni Michael Halliday noong 1925 hanggang 2018 sa kanyang aktang Exploration and the Function of Language, ang tungkulin ginagampanan ng wika sa ating buhay ay kinategorya. Ginagamit ng kasulat o pasalita ang sinasabing tungkulin. Ngunit kahit pasalita man ito pasulat, may kanya-kanyang gamit ang wika sa ating lipunan. Sa katunayan, may pitong gamit ito. Ngunit, bago tayo dumakoy doon, meron akong inihandang maikling pagsusulit upang sa ganun malaman natin kung meron ba kayong kaalaman o meron na kayong idea sa ating tatalakay nito. Okay, narito ang mga panuto at handa na ba ang inyong mga
ating panunod. Makinig, basahin at unawain mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Tukuyin kung anong gamit ng wika ang mga sumusunod. Isulat ang inyong sagot sa isang kalahating papel at bibigyan mo kayo ng 3 segundo upang sagutin ang mga tanong. Unang tanong, ito ay tungkulin o gamit ng wika o pag-isa at ang kagustuhan o kasiyahan ng nakapagsalita. Ulitin mo, ito ay tungkulin o gamit ng wika o dalawa, ito ay kumpulin o gamit ng wika na ginagamit na kumukontrol sa kilos ng isang tao. Ito ay kumpulin o gamit ng wika na ginagamit na kumukontrol sa kilos ng isang tao. Pangatlo, ito ay kumpulin o gamit ng wika na ginagamit sa pagtatanong. Ito ay kumpulin o gamit ng wika na ginagamit sa pagtatanong. Ikaapat, ito ay kumpulin o gamit ng wika na ginagamit sa pagbubukas ng interaksyon sa iba. Ulitin ko, ito ay tungkulin o gamit ng wika na ginagamit sa pagbubukas ng interaksyon sa iba. Ikalima, ito ay tungkulin o gamit ng wika na ginagamit sa pagpapahayag sa sariling identidad o pagkakakilala. Ito ay tungkulin o gamit ng wika na ginagamit sa pagpapahayag sa sariling identidad o pagkakakilala. Kaanim, ito ay tungkulin o gamit ng wika na tumutukoy sa eksplorasyon ng kaisipan. Ito ay tungkulin o gamit ng wika na tumutukoy sa eksplorasyon ng isipan. At ang huli, ito ay tungkulin o gamit ng wika na nagpapahayag ng impormasyon o datos na kinakailangan. Ito ay tungkulin o gamit ng wika sa pagpapahayag ng impormasyon o datos na nakailangan. Ibabalik ko sa unang pahinga sulit upang inyong makita o maisaya sa ang inyong mga sagot. Okay. Titingnan na natin kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang sagot sa unang tanong. Ang tamang sagot sa unang tanong ay ang instrumental. Pangalawa, ang regulatory. Pangatlo, ang heuristiko. Pangapat, interaksyonal. Panglima, personal. Panganim, imaginatibo. At pangpito, representational o informative. So, maaari ko bang malaman kung ano ang pinakamataas na marka? Okay. Sa ngayon, nakikita kong marami ang nakakuha ng mataas na marka. Ibig lamang sabihin dito na kayo ay may idea na o meron ng kaalaman sa ating topiko. So, narito na ang pitong gamit ng wika ayon kay Michael Halkay. Ang una ay ang instrumental. Ang instrumental, ang wika ay ginagamit bilang instrument o kagamitan sa paggamit sa mga layunin na isisagawa o ipatupad sa pagtugon sa mga pangangailangan ng isang tao. Tignan ang halimbawa nito. Sabi dito, maaari ko bang malaman kung saan ang daan patungo sa tanggapan ng ating mahal na presidente? Okay. Sabi sa pagpapakahulugan sa instrumental, ang wika raw ay ginagamit bilang instrument sa pagkuha o may sagawa ang layunin. So, nasaan ang layunin sa halimbawa? Tama, ang layunin sa halimbawa ay ang malaman kung nasaan ang daan patungo sa tanggapan ng mahal na presidente. Pangalawa ay ang regulatory. Ang wika ay ginagamit upang kumontrol at gumabay sa kilos ng iba. Sa maayos at malumanay na gamit ng wika, inilalahad ng mga magulang ang kanilang pangalan upang matuto sa buhay ang kanilang mga anak. So, tatanungin ko muna sa inyo kung meron ba kayong alam na halimbawa ng regulatory. Sabi dito, ang wika raw ay ginagamit sa pagkontrol sa kilos ng tao. Okay. Tama. Isang halimbawa nito ay ang mga karatula o panukmala o na nakikita natin sa mga daan o establishment ng ating pinupuntaan tulad na lamang sa mga malls. Bago tayo pumunta o bago tayo pumasok sa mga mall, lalo-lalo na ngayong kasalukuyan tayong
nasa pandemya pa, maraming karatula na nagsasabing kailangan muna natin mag-sanitize o di kaya dapat bago tayo pumasok, meron tayong vaccination card o di kaya nakasuot tayo ng face mask. Iyon ang mga halimbawa ng regulatory. Halimbawa pa dito ay ang mga panuto na ibinibigay ko sa inyo. Tulad rin ng mga panutunan na ibinibigay ko sa inyo kanina-kanina lang. Ipangatlo ay ang interactional. Ginagamit ang wika sa pakikipag-interaksyon sa kapwa o kaya sa pagtatatag ng mga ugnayan o sa mga sosyal. Okay, sa salitang interaksyon. Okay, pag nakikita nyo ako tuwing umaga, ano ang lagi nyo sinasabi? Di ba sinasabi nyo magandang umaga, Pilipinas, Mendoza? Yun ay isang alimbawa ng interaksyon. Nagbubukas kayo ng isang usapan para makapag-interact. Halimbawa nito ang pagbati, pakikipagkaibigan at lihang pangkaibigan. Okay. Tulad ng ganyan, no? Magandang umaga po, binibili Pearl. At sabi naman ng teacher, magandang umaga din sa iyong aral. Okay. Sa pang-apat ay ang personal. Ito ay pagpapayag sa sariling paninindigan at paniniwala tungkol sa mga isyu tulad ng formal o informal na pakikipagtalakayan sa iba. Tulad ng limbawa ng panliligaw, editorial, at lihang sa patnugon. Okay. Sa panliligaw, dito mas sinasabi yung salubin, yung mga paniniwala mo. Tulad na lamang pag sinasabi mong gusto kita. Tulad ng ganun. O di kaya naman sa editorial, dito mas sinasabi yung mga opinion mo hinggil sa isang bagay o yung paniniwala mo sa isang bagay. Okay. Panglima ay ang imaginatibo. Nakatuon ang wika sa paglalahad sa tunang sarili sa maharaya o malikhain at masining na pamamaraan na maaaring maugnay ng panitikan. Halimbawa nito ay ang masasalaysay at akdang pampanitikan tulad ng nobela at kwento. Okay. Sabi dito, ginagamit ang wika raw sa masining na paraan tulad, okay, magbigay nga kayo ng halimbawa. Tama, yan ang tula. Isa iyong halimbawa na imahin ng tibo dahil ginagamit mo ang wika sa masining na pamamaraan. Ika-anim ay ang representational or informative. Wika ang nagsisilbi o ginagamit bilang channel ng informasyon, kaalaman o kamalayan tulad halimbawa ng mga balita o kaya ulat at pananaliksik papel. Dito, ang wika naman ay ginagamit upang ihatid sa mga tao ang mga informasyon o mga balita na kailangan nilang marinig. Tapos, ang huli ay ang heuristiko. Kung kanina, sa informative, makikita doon na ito ang wika ay ginagamit sa paghahatid ng informasyon. Sa heuristiko naman, ginagamit ang wika sa pangangalap o pagbuklas ng informasyon. Okay. Ginagamit ang wika sa paghahatid ng informasyon. Ang wika sa aspekto dito ay nagsisilbing kagamitan sa pagbuklas ng mga halagang informasyon o datos. Tulad halimbawa na survey at pagtatanong. Okay. Yan ang itong gamit ng wika ayon kay Michael Halidar. Sa ngayon, sa puntong ito, titingnan natin kung inyo nga bang naunawaan ang ating tinalakay na topiko. Meron akong inihandang isang gawain na lamang kung kayo ba ay nakinig at meron bang naiwan sa inyong kaalaman hindi sa ating topiko. Ipanuto, pumili ng tatlong gamit o tungkulin ng wika at gumawa ng sariling halimbawa ng mga ito. Isulat ito sa isang kalahating papel bago ipasa sa guro. Siguraduhin maayos at malinis ang ipapasang papel. Bibigyan ka pa yun ng 10 minuto para gawin ang gawain. Alam kong madali lamang ang ating ipinagawang gawain. Sa ngayon, meron akong mga inihandang mga litrato o ng halimbawa ng itong gamit ng wika at sasabihin nyo lamang sa akin kung anong halimbawa ito. Ang gawain nito ay pagpapalawak pa sa inyong kaalaman. So, unang litrato, sinabi dito, Mariyang Makinig at Timawa. Ano nga ba ito? Tama, ito ay ang imaginatibo. Tulad
imaginatibo ay ang wika ay ginagamit sa masining na pamamaraan. Okay, pangalawa. Ito ay, tama, ito ay heuristiko. Pag sinabi natin heuristiko, ang wika ay ginagamit sa pagkuklas ng mahalagang impormasyon o datos. Pangatlo, Nicole Armendo.